sa pamilya ng ibang sa palaran. Sa mga mata talagang pinagkulaganya ng pancheng ng saga. Hinugay ang sa'yo dahil sa nangyaring gulo kanina. Mas mahigpit pang seguridad ngayon. Huwag ka na maingi dyan. Hindi naman ito sinabi sa mama ka eh. Mami, mahuli pa akong dahil sa'yo. Kung natatakot ka, bumalik ka na dun. Ligor, bakit? Ano yun? May mga tanong na kami sa inyo. Sinabi nyo na nagpadala si Andy ng pera mula sa correctional, di ba? Ito ba yung babaeng nagbigay sa inyo ng pera? May problema na noon ba? Mapapahamak ba ang enteng ko? May iniimbestigahan lang kami sa correctional. At kung matutulungan nyo kami sa kung ano ang nalalaman ninyo, may posibilidad na malayo sa panganib si enteng. Aling Mirna, yan ba ang babaeng nag-abot sa inyo ng pera? Oo. Ito yung babaeng nagbigay sa akin ng pera. Aling Mirna, kailangan namin ang statement nyo sa binubuo naming kaso. Gagawin namin kayong witness para mabuwag namin ang anomalya sa loob ng koreksyonal. Naintindihan nyo? Rigor, sinabi ko na ang alam ko. Huwag nyo na ako idamay dito. Baka mapaginitan si Enteng. At ang anak mo si Tanggol. Mapapahamak sila sa investigasyon mo. Pagpasensya mo ng anak ko, ha? Hindi kanya matutukan. Tapos, ako rin, eh.
ayos lang po yun, tita. Ayoko na rin po kasi makadagdag eh. Alam ko po na marami po kayong iniintindi. Ay. Kung alam mo lang. Ikaw. Malapit ka na maging nanay. Iikot na ang mundo mo sa pagiging ina mo. Tapos, sa pagiging ina mo, ang dami-dami mo kailangan balansehin. Asikasuhin mo asawa mo, mga anak mo. Tapos minsan, aabot ka rin sa puntong pati ang pagiging ina mo ko questionin mo rin. Kasi hindi ka papayag na hindi maging maayos ang pamilya mo kahit na alam mong imposibleng magyari yun. Padalas, iha, pati sarili mo, masasakripisyo mo. Tapos madalas din, kahit ibigay mo na ang buong pagkatao mo para protektahan mo ang mga mahal mo sa buhay. Mangyayari at mangyayari mga bagay. Kasi hindi mo naman lahat hawak yun eh. Kasi tao ka lang. At nandoon yata yung pinakamalaki kong pagkukulang. Lalo-lalo na pagdating kay Tanggol. Dapat alam mo kung saan ka pupunta, kung saan ka magtatago, sino-sino pupuntahan mo. Kasi bukas malalaman na nila na tumakas tayo, lilit ang mundo natin. Bahala na. Sigurado ako bukas. Alam ko lang kung saan ako pupunta. Kung ako sa'yo, magtatago ako sa probinsya kung saan wala nakakakilala sa'kin. Ha? Hindi ako maaaring umalis dito sa Maynila. Bakit naman? Bakit hindi? Pero kailangan hanapin na tao. Bahala ka. Lakad tayo ng lakad eh. Takbo ng takbo tayo. Pumasok mo tayo dito. Anong gagawin natin dyan? Eh, pagod na ako. Kanina pa ako uhaw na uhaw. Inom muna tayo. Tara na. Binabi ka yata. Eh, galing ako sa trabaho, di ba? Pinunta mo rin yung pinagtatrabawa ni Santino. Oo. Nakausap ko yung mga kasamahan niya. Kinumpirma nila na janitor siya doon sa gym. Sina Tindeng, nagparamdam ba sa'yo? Hindi. Tapos hindi rin sumupot sa palengke. Simula ngayon, anggapin mo na wala na yung magaling mong ina sa bahay na to. Rigor? Nakita kami kanina ni Lena, ha? Pinuntahan niya ako sa pwesto, tapos niyaya niya ako makipag-usap. O bakit mo sinasabi sa akin? Bakit ano bang pinag-usapan niyo? Naiinis daw siya kay Tingding dahil sa ginawa niya. At linaro niya sa akin na wala raw namamagitan sa inyo. Alam niya ba kung gaano kalaking gulo yung nangyari dito? Na umabot pa sa tinutukan mo ng barilang nanay ko? Kinento mo ba sa kanya yun? Marites,
Hindi ako naging pulis para lang makipagkwentuhan sa mga katrabaho ko. Tsaka pwede ba? Galing ako sa isang malaking operasyon. Rumesponde kami sa isang riot sa koreksyonal. At doon ko nakita yung anak mo si Tanggol. Riot? Ano riot? Eh, si Tanggol? Kamusta na si Tanggol? Napahamak ba siya? May nangyari ba sa kanya? Kaya alam mo naman, masamang damo yung anak mo eh. Ngayon, buhay pa. Hindi ko ba nasasabi kay Papa to? Pero bilang ama mo, kailangan sabihin ko sa iyo ang planong ito. Ano po yan? Ginawa natin yung pagtitipong kanina. Hindi lang para makilala mo mga big shots, big time, mga mayaman natin mga kaibigan. Ginawa ko yung para makuha kong tiwala linahan na magpapatuloy ang dugo ng mga Montenegro. Malaki ang mundong iniikutan natin at ito lang ang teritoryo natin. Sa ngayon, I don't want to be just the tail. I want to be the head. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para makuha ko ang lahat ng iyan. At kung sino mang kukontra sa akin, pasensyahan na lang. Itutumba ko sila. Dahil sa uli, ako magiging hari ng mundong ginagalawan natin. At ikaw ang gusto kong makasama. Dahil balang araw, ikaw lang ang magpapatuloy ng lahat ng ito. Tanggol Montenegro. Gustong gusto rin yan. Huwag kayo mag-alala. Lahat gagawin ko para ito pa rin ang pangarap mo. Pangarap natin, anak. Hindi ko alam kung tama bang pumasok pa tayo dito. Tingnan mo dyan yung tatay, baka may mga kilala sa atin. Problema yan, akong bahala sa'yo. Dinala kita dito para makapag-relax ka, para makapag-isip ka ng tama. Ha? O, doon tayo. Oh. Huwag kaya ang tingin mo. Ha? May wala. Problema ba? Wala. Iinom lang kami. Oo, order nila. Isang bucket ng beer. Isang bucket po. At saka pulutan. Sisig! Sisig! Sisig. Eh, dalian lang, ha? Okay. Tingin nila, Will. Bakit? Tingin nila, Will. Parang makapugante. Oo, ano? Hindi kaya matakas yung mga yan? Hindi ako sigurado. Pero yung galaw nila, tsaka yung mga mata nila, malilikot. Mukhang may tinatakuan. Medyo ito. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko yung makausap. Bakit lumalabas-labas ka? Baka mahuli ka. Kailangan niyo umalis dito. Dahil sa nangyari kay Severino, pakabalik na kayo ni Alberto. Severino, gumawa niya sa'yo, no? Umamin ka nga sa amin, anak. Ikaw ba ang pumatay kay Severino? Nay, tay. Hindi akong gumawa nun. Pero may ideya ako kung sino. Bakit ba kayo dinalo yung Severino dito? Hinahanap niya sa amin si Mokang. May tumangay daw sa kapatid mo. Sino naman tatangay kay Mokang? E nakakulong si Tanggol. Hindi nga namin alam eh. Sabi ni Roda, baka dinala na siya sa ibang bansa. Hindi. Imposible yun. Hindi yung gagawin ni Mokang sa atin. Basta kailangan niya sumama sa akin. Nak, makakasagabal lang kami sa iyo. Dapat nga umalis ka na eh. Baka mahuli ka. Pinaghahanap ka na dito sa Quiapo. Oo, anak, umalis ka na. Kahit magprobinsya ka muna para magpalamig. Basta ligtas ka. Hindi, Nay. Hindi ko kayo pwede iwan. Basta. Lilinisin ko muna ang pangalan ko. Tapos aalamin ko kung anong totoong nangyari kay Mokang. Pwede ko bang malaman kung bakit ka nakulong? Nabigat ang kaso ko.
Ano? Robbery. Saka possession of illegal drugs. Yung possession of illegal drugs, delikado yan. Matindi yan. Tataka naman ako sa'yo. Mukha ka lang mabait. Bata ka pa. Ba't man manapasukan yan? May dahilan kung ba't ko nagawa yun. Ano? Yung tatay, yung minamahal kong babae, nakumpay sa ospital. Kaya kinakailangan nila ng malaking pera. Kaya ginawa ko ang lahat para matulungan ko sila. Kakaiba, ha? Matindi ka pala magmahal, ha? Bayani, piruhin mo. Nagnakaw ka, gumawa ka ng masama para sa taong minamahal mo. Ibang klase ka, ha? Lahat gagawin ko para kay Moka. Moka? Sino si Moka? Siya yung babae? Siya yung babaeng kinukwento ko sa'yo. Yung babaeng minahal mo. Nasaan na siya ngayon? Wala na. Patay na siya. At malakas ang kutob ko na ang asawa niya nakapatay mismo sa kanya. Alam ko na. Gusto mong tumakas kasi gusto mong balikan yung taong pumatay sa minamahal mo. Hahanapin ko siya. Papatayin ko siya. Gusto mo tulungan kita? Tulungan kita. Marami akong koneksyon, marami akong kakilala. Dina, baka madamay ka pa. Ikaw din. Ako na nga yung nagmamagandang loob, tatanggihan mo pa.